Ina-apply ko lang siya dun sa may part na may pimples ako. Like dito, yan. Iwasan yung mga kasap yung inyong mata na ma-apply yan kasi medyo masakit siya sa mata. Hello mga kasap, welcome back to the video. This is Marky De La Cruz and for today's video mga kasap, magpa-product review tayo and hindi ko na guys papatagalin. Ang i-share ko sa inyo guys ay itong Katialis or Katialis. Siguro narinig niyo na to sa inyong mga friends, sa inyong mga magulang, sa inyong mga pinsan. Bata pa lang ako mga kasap, narinig ko na to sa aking mga pinsan. Ito ay nirefer sa akin na kaibigan ko na ito daw ang gamitin ko para sa pimples ko. Ginagamit ko na po siya for almost 1 month. Magpa-packaging review muna tayo. Ito na mga kasap, yung pinakamaliit na pwede nating bilhin sa ating mga leading drugstores like Watson's, Carla Superdrug, Mercury Drug, or even online like Shopee and Lazada. Pero kung may malapit naman sa inyo mabibilhan na drugstores or pharmacy, much better kung doon na lang kayo bumili para iwas tayo sa mga fake na Katialis. Anyways, wala pa naman akong nababalitaan na mayroong fake na Katialis. So be cautious na lang guys sa pagbili online. For the content naman ng product na to, it contains precipitated sulfur, meron siyang 3 grams, zinc oxide, 3 grams din, resorcinol, 3 grams, and salicylic acid na may 1.5 grams. So guys, ito po ay isang ointment for antibacterial and antifungal and for external use only. Kung meron po kayong allergy sa mga nabanggit ko po dito, so hindi po ito para sa inyo. Better to consult to your dermatologist for your derma problems. So for indications naman mga kasap, it's for prickly heat, eczema, dandruff, pimples, ringworm, tinea flava, underarm odor, athlete's foot, external hemorrhoids, and insect bites. Marami pala itong pwedeng paggamitin mga kasap, so mamili na lang kayo dun sa indications. For the packaging mga kasap, okay naman siya. Lahat naman ng information na kailangan nating malaman ay nasa packaging niya. Yan. Then let's open the product mga kasap. Pagdating sa kanyang texture, yan, kita nyo ba guys? Yan. Ito ta. Medyo maunti na guys yung laman niya. Ayan. Kulay cream siya mga kasap. Kulay yellowish or cream na nga. Hindi siya pure na kulay white. Hindi naman siya malagkit. And pagdating naman sa odor, pabangon naman siya mga kasap. Amoy gamot. Medyo matapang lang ng konti. Pero okay lang kasi tolerable naman. Ginamit ko ito mga kasap dahil sa pimples ko. Kung makapansin nyo, yan, yung mga yan guys is marks na lang. And ina-apply ko ito mga kasap bago po ako matulog. And ide-demo ko lang sa inyo guys kung paano ko siya ginagamit. Ina-apply ko lang siya dun sa may part na may pimples ako. Like dito, yan. Then kinakalat ko siya pataas mga kasap. Sabi nila pataas daw yan. Para mabanat ang face natin pataas. And after nito, magiging kamukha ko ng Salimin-ho. Sana. Then dito, yan. Iwasan nyo mga kasap yung inyong mata na ma-apply yan kasi medyo masakit siya sa mata. Lalo na pag nagmamadali kayo. Yan. Kailangan guys, malinis yung balat na pag-a-apply nyo ha. Dapat bagong ligo kayo or bagong hilamos. Yan. Inuulit ko guys, ina-apply ko to tuwing bago po ako matulog. Depende po sa schedule ko. Then after ko po mag-apply, doon na po ako matutulog. Then pagising ko, doon na lang guys ako maghihilamos or sinasabay ko siya sa pagligo ko. Sa ngayon mga kasap, ito lang yung ginagamit kong product bago po ako matulog. Sa mga first timers po nagagamit po ng Katialis, ang una nyo po mararamdaman ay yung pag-init ng ating balat habang ina-apply nyo po itong product na to. Sa aking case mga kasap, medyo nasanay na po ang aking balat dahil sabi ko nga po ay almost 1 month ko na po itong ginagamit. Then makakaranas din kayo mga kasap ng peeling of your skin or pamamalat. Pimple marks na lang po yung natitira sa mukha ko and nag-flatten na rin po yung pimples ko. Yan. Medyo kuminis na rin po ako kahit papaano, no? Ayun. Very good naman guys yung experience ko sa product na to. And this product is very cheap. Napakamura ng product nito mga kasap, no? Kasi wala pa tong 100 pesos. Sa 15 ml na to, nagagamit ko na siya for almost 1 month. So, napakatipid din po niya, no? So, pwede po ba ito sa 12 years old and below?
So, wala pong instruction dito kung pwede po ito sa 12 years old and below. Mas okay, mga kasap ko, mag-consult muna kayo sa inyong dermatologist for your derma problems. So, sana nakatulong tong video na to. And if you find this video helpful, please subscribe to my YouTube channel. And also, please follow me on my social media accounts. Hanggang dito na lang, mga kasap. Thank you for watching. This is Marky. And see you on my next vlog. Bye-bye!